pinagbigyan tayo Blacklist International bringing something new into the table. Nomad, what's your insight about this hero? Personally, Popol and Koopa, sobrang broken niya as a marksman na kaya makipag 1v1 na problema. Kasi napakadaming tulong nung doggy waps ni Popol. Kaya niyang ma-stun, kaya niyang mag-disable, kaya niyang magbigay ng damage. Lalo na pag nag-pop siya ng ultimate. Pag we are angry siya, yun na, tapos na laban. And most of the time, no, sa mga nakikita ko rin sa mga magagaling gumamit ng hero na to, they make the item dito ni Popol na medyo... Popol is the one, yun, siya yung pinaka, yung human form, eh, di ba? Koopa is yung pinaka, yung aso. So, ginagawa nilang tanky si Popol. Tapos yung damage, medyo may damage naman na kasi talaga yung ano niya, yung summon niya rito. Prof B dito, Onyx PH, kilalang kila natin. Wise, pag gumamit yan ng Claude, ilista mo na. Pero tingin mo ba sa laban na to against Blacklist International na merong Popol and Koopa would stand a chance? Pwede kung makakapasok siya ng maigi ng Blazing Duet niya. Kasi para ma-encounter ang isang Popo, kailangan mo lang i-burst yan eh. Which is merong ganun ang Claude, yung potential niya. Ang nakakatakot lang dito is si Atlas kasi nakadikit lagi yan eh. Diba? So, if ever tumalong ka dyan, sasamahin ng Claude nyo basta-basta. Hindi pwede yung basta-basta. Positioning ano muna talaga dyan. Kailangan, it's either ma-burn muna ng Onyx PH yung mga skill dito ng Blacklist International before silang gumawit na Claude or tamang pick-off pa isa-isa audition lang kailangan nilang pitas para sa mag-scale up yung Claude nila. Totoo. I really like Onyx PH dito. Banning most of the heroes dito, none other than Edward. They really respect Edward dito. Para sa akin, Edward is like parang pinaka... I mean, siya yung nagsiscale up eh. Pagka Edward is doing well, the whole Blacklist International is doing their best. Parang, it's all about the position for this support. Edward talaga dito, sobrang iba yung nadadala niya dito sa team na to. Nomad, what do you think dito? Still, may kita mo, Onyx PH, that's still gonna be a 1-3-1 rotation. Alam mo na yan, Johead and Uranus will be on their respective top and bottom. Ganon pa rin ang mangyayari dito for Onyx PH. Meanwhile, Blacklist International, would you think this, kung makikita mo, Popol and Koopa, this might be a pushing strategy, pero they'll be picking the Sicilian dito and as well, is it gonna be a Bruno? Ooh. Nomad, tanong kita dito, isang mabilis dito, nakita mo na, Bruno, what's your take dito sa pick ng Blacklist International and probably your prediction as well? They're running a double marksman setup. Medyo ambitious ang gustong gawin ng Blacklist International. Parang gagawin natin nilang more to be fair with you, if ganun yung sitwasyon ng Blacklist nila, ay ng Onyx PH na sobrang laki ng kailangan mo intindihin on Riddler, may Atlas tapos may Sicilian ka bang problemahin. Si Aqua, ang trabaho niya rito is mag-hold ng early game ng Blacklist International. At sila yung mag-play aggressive kasi pwede siya magbasag ng towers, pwede rin siya maging very aggressive kasi pataas din naman yung damage output. Pero yun pa lang, yung popalim ko pa palang ang laking problema na for Onyx PH. Pero para sa tangin na ka-midnight to, I think Dilar can do the job of holding the lanes dito. Pero mukhang mali agad ako ha. Kasi Killers, right now, ina-aggravate niya na dito si Dilar. Actually, lucky ka talaga sa Thomas level 1 sa Uranus. Pero pagdating ng level, medyo nagkakaroon ka na ng chance. Kasi nandun yun, ito na nilalabas ng shields and mobility. Mm. Actually, I thought kasi that Uranus is the one who's going to face dito si Popol on the bottom side. Pero nakita ngayon ko lang napansin na Tamos pala siya actually humarap. Yeah. I think you'd actually want the Uranus against the Tamos kasi kung Popol and Koopa yung kalin mo, medyo ano yun eh, medyo parang hindi mo ma-maximize yung lane for Uranus. And dito naman sa bottom lane, the Johead against the, the Popol and Koopa, ito medyo ano to, medyo mas maganda to for Onyx PH kasi kahit paano, hindi ganun kalaking problema yung Wolf dito, no, ni Black, ni Riddler for Black. Nako, pero here on the top side, mukhang magkakaroon tayo ng engagement. Pero disengage muna para sa team Onyx PH. Pero mukhang itutuloy yata nila, Wise, dito, with the Blazing Duet, very early in the game, that would be the first blood. Just because Dilar dito, ha, may execute. Oh, mukhang ano to, ha, parang getting a textbook play from Ocho Gahaba, no? Shoutout to lang yung Uranus na naka-execute. Pero ito, no?
Medyo ano lang, medyo weird lang na nagpunta pa si Edward sa may top lane as much as possible kasi gusto niya tulungan si Tamus. Pero ang pwede kasi nilang gawin dito is just get their timings. Hindi pa ito yung performance, kumbaga, ang Blacklist International. Wala namang masyadong nahihirapan sa kanila eh. Yes, si Killer medyo nahihirapan na top lane. Pero hindi ka nakapunta lang problema sa Tamus. Pero ito, nahuli. Sa bottom lane, yung preference natin, Onyx PH, they're actually making moves, no? To limit the early aggression na pwedeng ibigay ng Blacklist International. Parusahan mo yung early game weakness yes. ng heroes nila. Actually, Popol, hindi niya in-expect yun. Na gano'n na parang karami yung papunta. Pero speaking of gano'ng karami yung papunta, naku po, Guardian's Barrier dito is not enough to block the entire enemy. But Fusaken, tamang habol pa rin doon sa likuran. Though wala silang nakuha, disengage na lang. 40 on PH. Pero again, ang gandang ginagawa ng Onyx Cage. They realize na nakakuha sila ng magandang timing sa may top lane. Mm-hmm. They're now amping the momentum. And mukhang mahuhuli pa si Dexter dito. The Atlas is down. Atlas International losing 3 kills to Onyx PH. 3 minutes pa lang, 1 kill per minute. And makakapag-turtle pa ang Onyx PH dito. Yes, take note kay Midnight. Wise do not need kills dito. No? Especially with a veteran hunter. Kaya ang main objective dito ni Wise is to get farms and yung turtle natin dito. Pero speaking of farm hit sa blue side natin, sa sa blue buff then actually nako nagkaroon tayo ng team fight. Medyo hindi natin na napansin masyado kasi naka-focus tayo sa pagkuha ni Claude niya kanina nung turtle. So ito yung ano, ito yung downside ng ginawa ng Blacklist International kanina, yung maneuver nila doon sa top lane. Hindi kasi ganun ka, hindi ganun kadali patayin si Uranus. So as much as possible if you're Blacklist International, get your timings, get your farm, get your resources up, then you start playing very aggressive. Ngayon, Onyx PH, nakakuha sila ng early game lead in Blacklist International, and with this kind of setup, yung composition ng Onyx PH, kapag binigyan mo na kahit konti lang yan, sobrang bilis mag-amp up ng momentum niyan. Yung parsa lang eh, mag-level 4 lang siya ng maaga, yun na yung magdidikta kung paano gagalaw yung Onyx PH. Yes, tama ka naman. Pero speaking of Farsa, talagang pinapauwi nila dito, no, yung ating Dex, yung ating killer actually, para makuha nila yung first tier third special right now, napaka ano niya yan eh, napaka crucial para sa isang team. Blacklist International, they're gonna be able to take a tower on the bottom. Pero Onyx PH, they did the same thing, no? Talagang hinaharangan nila yung Samus on the top lane. Even utilizing the Farsa alongside the Uranus para lang ma-secure yung pag-push. And this allows Onyx PH to have more control of the map. So dito na magsisimula yung mga invasion ng mga red buff, ng mga blue buff. So iisipin mo na ngayon for Blacklist International, kanino ba talaga yung priority, yung blue buff ba for Aqua or Cecilia dito? Or yung red buff ba yung paprotekta nila? Yes, tama ka dyan. Pero, punta tayo din sa ating matchup ngayon. Lamang ang Onyx PH. They now have the lead 0-4 mga kaibigan. Lamang din dito sa gold bid. 5,000, almost 5,000 gold lead. Yep. Onyx. Again, talagang sinesecure na nila yung mga pwesto rin sa mapa. Eh, mamamatay yung wolf ni Riddler dito, no? And tingnan mo naman yung Fusa, Ken! Grabe naman! Yung pagtayo na lang dito, no? Ginamit pa yung Fatal Link. And ang nangyari doon is nabaliwala kasi you can't control the Grok kapag meron yung power of feature dito, no? Within a wall, yes. Sama ka dyan. Pero Dilar, tignan mo naman yung ginagawa ni Dilar dito. Talagang inaharas niya. Entire enemy team ngayon, hindi makadikit sa kanya dito. Pero Wise, naku, medyo tamang mama dito. Kusa ka the ultimate free hit si Wise. Maibigan yung wolf natin dito. Stingan and kicking. Pero Popol would be taken down once again by the execute dito ng ating Uranus. Na ginawa ng Blacklist International ng Game 1 sa kanila, yun yung ginagawa naman nila in this Game 2. Talagang pag nakakuha ka ng konting lead, you start playing very aggressive. And si Omay Binis dito, meron na siyang truncheon and this will hurt a lot. Look at the net worth on the side of Blacklist International. Lahat sila taghirap. Even the, you know, even the Bruno, hindi ganun kalaki Bruno, yes. yung gold na meron siya dito. No? Partida naka-funnel yan. So Onyx PH, they now have 6,000 gold on the Claude. If you're Onyx, you shouldn't stop right now. Talagang tuloy-tuloy mo lang pressure mo. Amplify the farm on Y, especially with the veteran hunter. Talagang gamitin lang nila yung time na to para lumaki palalo yung gold lead ng team nila. This once again proved, no, na veteran hunter talaga much more better than a bounty, especially kung hindi naman kayo mahilig makapag-clash sa mga kalaban. Lalo kung ano, lalo kung ganito yung itsura ng game na malaki yung lead nyo, 8,000 gold lead kayo, wala kang masyadong makukuha sa Bounty Hunter. Ang binibigay kasi ng Veteran Hunter is yung reliable gold na every time na may retribution ka, meron kang bonus 50 gold. And in a game na tatagal ng 15 minutes, that's 1,500. And yun yung klase ng gold na mahirap abutin
as a Claude na may bounty hunter. Yes, tama ka naman dyan. Kaya napakalang yung bagay talaga. Napagkuha ng veteran hunter dito. Pero killer on the middle lane na ko. Very low on HP. Fusak and tamang-tama na naman dito. The damage is real, mga kaibigan, coming from Onyx PH. Oh my Venus. Ang sakit pa ni Venus dito. Pero sana nung ganda sana ng setup. Kaso alam kasi ni Wise na wala siyang retribution. He could have definitely used the BMI to go for a Blazing Duet inside the base ng Blacklist International, no? Pero yun nga, he realizes na ka-veteran hunter siya, meron siyang retribution dito, so hindi maganda yung play. Risky, kumbaga. So yun naman yung downside ng veteran hunter. Kasi kapag naka-bounty hunter ka, you can still go for the Purify. Pero ngayon, dahil nga naka-veteran hunter siya, retribution yung kanyang best spell. Yes, nako. Tignan mo naman dito, ah. Oh my Venus, right now, split pushing. The Wes is allies dito, tamang farm lang. Claude, still utilizing the veteran hunter dito. Fuzangin and Dilar, tamang mama lang dito sa botlane. Especially, alam nila kung gaano sila katanky, no? Compared dito sa Blacklist International. Talagang minamama na lang nila. 11,000 gold lead for Onyx PH Baymax. First item for the Popolit Koopa was the Thunderbelt. Hindi ganun kagandang start talaga. And wala pa silang damage output dito. The Bruno is still building up the endless battle. Although meron naman ng Raptor Machete. Ang dilemma niya is hindi siya makalabas ng base, no, para makapag-farm ng jungle creeps. Also, add ko lang dun sa dilemma ng ating Popolit Koopa. Once nag-ultimate yung Claude, talagang maagang namamaalam dito yung Koopa niya. Lalo na kadimon hunter short na si White Hunter. So suddenly wala na yung problema na nag-exist for Onyx PH before, kasi nga nakuha na nila yung lead. Yun naman kasi yung sinasabi ng panel natin kanina, once na umabot tayo ng lead game, medyo mag-snowball talaga. I mean, makikita mo yung benefit ng composition ng Onyx PH. And dahil nga sa nangyari kanina, yung early game skirmish na ginawa ng Blacklist International, it made it so na yung late game ng Onyx PH mas maagang dumating. And especially with the veteran hunter and Wise, na reliable yung scaling nila. Talagang bibilis at bibilis yung paglakas na lineup ng Onyx PH. Onyx PH, yes. Tama ka naman dyan. No, ngayon, no, ano ba ang dapat palang gawin ngayon ng Blacklist International, Kevin, especially right now na minamama sila ng buong team ng Onyx PH? Ayun nga, si Killer lang, mamerat magkasama niya si Killer dito. Ay, si Killer, mapapatay ng Onyx PH. Quick execution. Naku, si Ako, wala damage. Yeah, pero ito pumasok si Dilar, pero walang damage. Dahil ito mo na kay Wise. So now, si Ako, mga kaibigan, ladies and gentlemen, Wise, just going in to clean up house here against Blacklist International. Talaga namang hindi makapwesto dito yung Blacklist International. One of the reasons actually dito is Oh My Venus ultimate doon sa harap. Then from behind naman, Wise diving in with the Blazing Duet, reasoning dito ng death ni Aqua and Feathers. Look at that. Speaking of Wise, unstoppable lang nga dito, taking down another enemy from Blacklist International. Di pa tayo tapong coming in from Farsa dito. Mama na naman dito si Parang Dilar doon sa likuran. Subukan na ba tapusin ng only PH yung laban? Though Blacklist International still trying to their best to defend the base. Dito sa likod, nag-die si Maring Killer, pero Dilar will take another kill. Here comes Twice with the Master Kill. Tamang free lang sa likod. Ating all 5 killing spree. Wala talagang damage na mabitawan dito ang Blacklist International, and that be a victory for Onyx PH. Now may game to tayo. Superior play from Onyx PH. Hindi pinaglaro. 0-11 yung kill score na 0-12 bata. And I think this is the most dominant game